ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At tinawagan niya si Lito Balmoria. Ang sabi niya kay Lito Balmoria, "Hello Lito, nahanda mo na ba ang lahat para sa meeting natin mamaya?" Ang sabi naman ni Lito, "Nakahanda na madam, nandito na ako, siguradong masusurpresa ang Black Ops kapag nakita nila." Ang sabi naman ni Lily, "Of course, makakaharap nila ang pinakamamahal ng ina ng bayan, masusurpresa sila, magkita na lang tayo." At ibinaba na nila ang telepono. At inutusan naman ni Lily si Augustus na ihanda na ang chopper at ang mga tauhan nila. Pumalik naman tayo sa mansyon. Nang dumating na sila Samuel at Lucas kasama ng mga ibang tauhan, ay agad naman tinawag ni Samuel sina Armando at Lolita. At itinanong ni Armando kung ano ang nangyari at kung nasaan si Mara. Ngunit ang sabi ni Samuel, "Hinabol kami ng mga kalaban Armando, nagkahiwalay kami ni Mara." At galit na pa si Gun na sinabi ni Lolita, "Napatay niyo ba ang target?" Ang sabi naman ni Samuel, "Hindi namin alam, si Mara ang pumuntirya sa kanya. Pero hindi namin alam kung saan siya pumunta. Wala kaming magagawa Armando, pinalibutan kami ng mga kalaban. Kinakailangan namin iwan si Mara, kung hindi lahat kami mamamatay." At dito na sinapak ni Armando si Samuel at natumba dahil sa sobrang galit niya, at dinuro ni Armando si Lucas na huwag manggingi alam. At galit na sinabi ni Armando kay Samuel, "Ipagdasal mo na sana, ikaw na ang naiwan. Dahil kung meron masamang mangyari kay Mara, ako mismo ang papatay sayo." At itinayo ni Lucas si Samuel. At sinabi ni Lucas, "Armando, si Mara ang pinakamahusay na magtrabaho sa atin, kaya naniniwala akong makakabalik siya ng buhay." Pero ang sabi ni Armando, dalawa lang ang pwedeng mangyari, patay ang target o si Mara ang patay. Alam nyo yun. Ngunit ang sabi ni Lolita, "Buhay si Mara Armando, kailangan niya ng tulong natin." At ipinatawag ni Armando ang lahat ng mga tauhan nila at ipinahanda na silang lahat. Dito naman tayo kina Lito Balmoria at Winston. Habang naghihintay sila ay nag-uusap naman sila. Ang sabi ni Lito, "Wala pa sila Winston." Ang sabi naman ni Winston, "Hindi pa sila dumadating boss. Pero nag-aalala ako tungkol sa kanila." Tinanong naman ni Lito kung bakit. Ang sabi naman ni Winston, "Hindi ba delikado nila makilala si Madam Lily?" Ngunit ang sabi ni Lito, "Winston, mas mabuti nang magkakilala sila, nang sa ganun mapapanatag na ang loob ni Madam Lily, ngayong makikilala niya na ng personal ang mga bago niyang tauhan, ang mga Black Ops naman magiging kampante na din sila ngayon, alam nila kung sino ang taong pumoprotekta sa atin, isang makapangyarihang tao. Huwag kang masyadong mag-alala Winston." Dito naman tayo sa mga Black Ops. Habang papunta na sila kay Lito, ang sabi ni Major Devella, "Sa wakas makikilala na rin natin kung sino yung taong pumoprotekta sa atin." Ngunit ang sabi ni Alcantara, "Masama pa kaya area ito kesa kay Padua o kaya kay Hipolito?" Ang sabi naman ni Fabia, "Basta may one way to find out." At dito na nga nila pinuntahan si Lito Balmoria. At nang magkita na sila ni Lito Balmoria, tinawag naman ni Major Devella si Lito. At ang sabi ni Major, "Kamusta ka na? Alam mo, matagal na namin iniisip kung sino talaga ang backer mong ito eh. Marami kaming naging kandidato pero di kami makasiguro kung sino ba talaga siya." Ang sabi naman ni Lito Balmoria, "Alam nyo kung sino man yang nasa isip nyo, wala yan sinabi kay Madam." At bigla nang dumating si Lily at nagulat sila. At ang sabi ni Lily, "Nagulat ba kayo?" Kaya nagkatitigan silang lahat at ngumiti si Major Devella. Pumunta naman tayo kanila President Oscar Hidalgo, Ambo at Elizabeth. Hinanap naman ni President Oscar si Ambo. Ngunit ang sabi ni Elizabeth, "Mr. President, umalis lang po siya sandali, didiscarte lang po siya ng pagkain natin." Ang sabi naman ni President Oscar Hidalgo, "Sana walang makakita sa kanya, baka may magtaka kung bakit nandito siya." At bigla naman dumating si Ambo. At sinabi ni Ambo, "Mr. President, malas, wala akong madiskarte na pagkain." Ang sabi naman ni Elizabeth ay, "Wala pa rin pala tayong pagkain ngayon," habang si Paing naman ay tumatakas sa lolo niya para magdala ng pagkain kina President Oscar, Ambo at Elizabeth. At nagulat sila nang biglang pumasok si Paing para iabot ang pagkain. At ang sabi ni Paing, "Huwag po kayong mag-alala, tinakas ko lang po ito kay lolo." Ngunit ang sabi naman ni President Oscar, "Nako Eho, baka mapahamak ka. Magka-problema pa kayo ng lolo mo." Ang sabi naman ni Paing, "Maiintindihan naman po ako nun, alam ko pong mabait si lolo, ako pong bahala sa inyo." Ang sabi naman ni President Oscar, "Naiintindihan kong mabait si Kabastian, salamat sa pagkain Eho ha."
Ang sabi naman ni Elizabeth pa, inkulang ang salitang salamat sa lahat ng ibinigay mong tulong sa amin. Marami pa talagang mabubuting tao dito sa mundo. Ang sabi naman ni Ambo, tama si Aling Elizabeth, makakabawi din kami sa'yo, Paeng. Ang sabi naman ni Paeng, huwag nyo na po isipin yun, maliit na bagay lang po yan. At ang sabi ni President Oscar, sa tulong at awa ng Diyos makaka-rouse din tayo. Pero alam mo Paeng, malaking tulong talaga sa akin kapag natanggap ako ng mga taga rito. Ang sabi naman ni Paeng, mangyayari po yun President Hidalgo, tutulungan ko po kayo. At numiti sila kay Paeng. Pumunta naman tayo kay Aurora. Nang nadala niya na si Mara sa ospital, pinuntahan niya ito at pinagmasdan niya si Mara at hinaplos niya sa ulo si Mara. Ngunit nagising si Mara at ang sabi ni Aurora, eh haligtas ka dito. At nagulat si Mara pagkagising niya at nagkatitigan silang dalawa. Ang sabi ni Aurora, kamusta pakiramdam mo? Nakita ko kasi kanina may mga lalaking na namantala sa'yo, nakita ko nga yung isa, babarilan ka eh, kaya kinailangang may gawin ako, kilala mo ba sila? Sino yun mga yun? Bakit nila ginawa sa'yo yun? Ngunit nagpupumilit umalis si Mara at ang sabi ni Mara, pasensya na po, kailangan ko na po umalis. Pero pinigilan ito ni Aurora at sinabi ni Aurora, hindi, hindi, sandali, wag. Huwag ka munang tumayo, sorry, sorry, alam ko na matindi ang pinagdaanan mo kanina, di na ako magtatanong. Ang sabi naman ni Mara, salamat na lang po sa tulong niyo sa akin pero pasensya na po, kailangan ko na po talaga umalis. At pinigilan ulit ni Aurora si Mara. At ang sabi ni Aurora, hindi ha, baka hindi ka pa okay, kakausapin ko lang ang mga doktor tapos babalikan kita. Ako na ang maghahatid sa'yo pa uwi. Hintayin mo lang ako, sandali lang ha, babalik ako. Nang matapos sabihin ni Aurora iyon ay nagkatitagan ulit sila. At dito na naisipan ni Mara na umalis. Ngunit habang kinakamusta ni Aurora ang kalagayan ni Mara sa doktor ay nakita naman ni Mara si Aurora na habang tumatakas siya. At nang matapos kausapin ni Aurora ang doktor ay bumalik na siya sa pinaghihigaan ni Mara, ngunit naabutan niya na wala si Mara. At itinanong niya sa nurse kung nasaan ang kasama niya na pasyente, ngunit ang sabi naman ng nurse na hindi niya alam. Habang tumatakas naman si Mara ay napatigil siya na parang may kakaibang nararamdaman. At napapaisip naman si Aurora kay Mara, sa inyong palagay magkakaisa na ba ang Black Ops at ang ina ng bayan na si Lily? O dito na ba magsisimula ang paglalapit ng landas ng mag-ina na sina Mara at Aurora? Well, yan yung pakaaabangan natin sa susunod na kabanata dito sa FPJs ang Probinsyano, kaya huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe and click niyo na din po ang notification bell para palagi po kayo updated sa aking mga videos. Maraming salamat po!